What's up mga kamusmos? Dahil naubusan na kami ng Nespresso ba? Yung coffee na inilalagay sa machine, yung nasa capsule. Napagdesisyon ng kung ako na ang bumili dahil maraming bibili yung kasama ko. Papunta na ako sa Alwahda Mall kung saan makakabili ako ng Nespresso, yung capsule na coffee. Paubos na kasi, kailangan ng bumili. Masarap naman ang aking trabaho. Diba? Ako na nagpresenta kasi gusto ko ring magbisikleta. Masyado kasi maginaw sa gabi. Lamigin ako, hindi ako makalabas. So yun yung paborito kong daanan sa loob at kasi walang mga sasakyan, safe ako. Yun, kasi nga dito na rin ako natutong magbisikleta. Wala naman akong bisikleta sa Pilipinas. So ang ginagawa ko, kaya nawala nang unti-unti yung aking fear, nagbibisikleta ako sa mga loob na eskinita kung saan may mga sasakyan pero mga nakaparada lang like that. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo kung anong mga sasakyan dito. Ayan, mga immobile. Immobile means hindi sila gumagalaw. So kapag ang sasakyan hindi gumagalaw, hindi ako natatakot. Kita nyo? Oh, ayan ang mga sasakyan dito. Oh. Walang kalaban-laban sa akin. Kaya dito ako natutong magbisikleta. Nabuang kumpiyansa ko sa sarili ko na magbisikleta. Ito ay part na ng main road. Pero nandito pa rin ako sa... Hindi naman shoulder to, pero... Ano kaya ang tawag dito? Daanan ng tao to eh. Ayan. Safe pa rin ako. Hindi ako ginigit-git ng mga sasakyan. You see cars there. And then cars here. And then cars there. And then... So yun, nasa intersection ako. So wala pa rin akong alaga. From Fujairah, dumiretso na siya ng Al-Ain dun sa kanyang ina. At balita ko, bukas naman ay pupunta siya dun sa beach house nila sa Jarf, yung malapit na sa Dubai. Uy, may mga batang nagbibisikleta. Oh. Nung bata ako, hindi ko na-experience yan. Diba? Ngayon lang ako nakapag-bike nung tumanda na ako. Meron kasi kaming bisikleta noon na ang gumagamit sila kuya. Tapos yung sinundan ko, ginamit niya, nahulog siya sa tulay na mababa lang naman, lampas tao yung tulay. So, approximately mga 8 feet. Dinabalian siya ng siku yata o ng, ewan ko, ng balikat. Nagalit si, hindi ko alam kung si tatay o si kuya. Ibinenta nila yung bisikleta. Yun na yung huli naming bisikleta. Kaya ako, lumaki ng walang bisikleta. Hindi ako natutong magbisikleta. Ngayon, may kapitbahay kami na yung best friend ko, meron silang bisikleta. Nung minsang dinidevelop yung likurang bahagi ng aming bahay, yung dating bukid, di syempre, meron na kaming parang, para siyang track. Rough road, pero parang track kasi grenader nila yung bukid. So, nagkaroon siya ng gagawing daan. So, doon ako nag-practice. Sabi nila, hindi ka raw matututo hanggat hindi ka nagagalusan. Ayun, galus-galus nga ako. Hindi rin ako natuto. Pero nagalusan ako. Sabi nila, pag nagalusan ka, matututo ka. Hindi ako natuto. Nagalusan lang ako. So, mula noon, takot na ako magbisikleta kasi hindi rin naman ako natututo. Kaya naman, nung napunta ako dito ng UAE, may bisikleta si Amo. Ginamit ko yung bisikleta niya. Doon ako nag-practice. At nung ako'y nakaluwag-luwag na, bumili ako ng sarili kong bisikleta. Ito na nga yung gamit ko ngayon. So this is my first bike na ginagamit. Pero yung bisikleta ko sa Pilipinas, nabili ko na yon. Nandito pa ako. Hindi ko lang siya ginagamit. Pero yung first investment ko, yung nasa Pinas. It's a full suspension bike.
Ayan, naka-red yung stoplight, so I need to obey the traffic rule. Pasko nga pala ngayon. Tala. Nakong aga pa. So, iinom muna ako ng tsaa. Kasi masyado pa akong maaga, 40 minutes pa bago magbukas yung pupuntahan ko. Hanap tayo ng murang bilihan ng tsaa. Doon lang tayo sa mura, wag tayo sa mamahalin. Marami dito yan. Kasi buhay dito yan ang mga tao. Tsaa, karak. Nakakita na ako doon. Tingin pa ako doon sa ano, bandang unahan. My friend, you have karak? Yes. How much? 5 gram, 2 gram, 1 gram. Oh, really? Why? There is expensive karak. Maybe 2 dirham is good. Egg? Do. Chai karak. Ayun, chai karak. Inom muna ako ng chai karak. And blue bright. Ah, blue bright. Doon ako pupunta. Alwahda Mall. Ito na yung coffee. Init. Pinambili ko dito yung naiwan ni among 2 dirham sa lamesa. Hindi naman niya kinukuha yun eh. So parang libre lang din to kasi pera ni amo. Finish. Time check. 9:33. Meron pa akong 27 minutes bago mag-open yung Nespresso. Dito na ako. Ayan. So, hanap na lang tayo ng parking. Ayoko na mag-park dito sa labas. Baka mapag-tripan yung bike ko. Mawala. So, ayan. Punta tayo dun sa daanan ng mga stop. Magpa-park na ako ng aking bicycle. Dito. 10 o'clock pa ito magbubukas. Ayan. Dito tayo bibili ng coffee. Do you have pack with all strong? All strong? Yeah. Intense, the same. They have intense and they have discovery. Which one you want? You have intense and? Discovery. Discovery, it means it's not strong, not intense. You want the strong one, especially the black one. Is it included in the pack? Otherwise, I will buy. I will choose. Black? Yeah, this one. Black will have two sleeves. I think it's... Box. Okay, and the rest is all strong, huh? It's all strong. Okay. Almost all strong. Uwi na ako dahil nabili ko na yung coffee. Babalik na ako dun sa aking kotse. Ito na ako dadaan sa dinaanan ko kanina.
nasa akin na yung coffee. Hindi ko maipakita yung dala ko kasi pag bumibili ako dito, ang kinukuha ko yung pack na siya na may libreng maliliit na coffee cup. So, libre yon. Eh, baka mapanood ng mga kasama ko. 2 piraso lang naman yung libre, maliit na cup. So, iuwi ko ng Pinas yun. So, kaya yun ang binibili ko. So, kaya amo yung kape, sa akin yung libre. Hindi ko nakukunan yung libre kasi, gaya nga ng sinabi ko, pag napanood ng kasama ko, hahanapin nila! Lilinisin ko yung garage dahil sabi ni amo may lamok daw. Impacto kasi mga driver namin, linis sila ng linis ng sasakyan. Yung kanila namang towel na ginagamit na basa. Ipinabalandra na lang nila doon. Kaya ayun, eh, favorite pa naman ng mga lamok yun. Tumawag si amo kanina, sabi niya, may lamok yung kotse ko kasi yung parking nga daw may lamok. Are you feeling it too? Tormented and torn apart. Putol-putol lang yung lyrics ko. Kung ano lang maisip ko, mainam nga yun, iwas copyright claim, di ba? Pwede i-claim nyo yan. May lyrics bang danong putol-putol? Kaya mainam din yung mali-mali kang kumanta. Hindi kasi singilin ni Lolo. May nakita akong ibang lahi na namamalimos. Naawa naman ako kasi. Unang-una, hindi niya kagustuhang mamalimos. Yun lang yung paraang naiisip niya para makasurvive. Malamang siya ay nawalan ng trabaho, na-layoff, o kaya ay nabiktima ng illegal recruitment. Hindi natin alam ano ang kanyang dahilan. Hindi rin naman natin siya masisisi kung ba't yun ang ginagawa niya kasi unang-una, ang kompetisyon kasi dito sa paghanap ng trabaho ay mataas kasi maraming nangangailangan ng trabaho. Maraming aplikante. So, isa siya sa mga least candidate para sa posisyong hinahanap. Ayun, na-share ko lang na naawa kasi ako sa kanya. Kinahabol niya yung babaeng puti. Either American or European. Nangihingi siya ng kahit magkanong maibigay sa kanya. So, naawa ako kasi. Hindi ko siya ikinokondem kasi. Nalanasan ko rin kasi yun noon nung nagpunta ako ng Maynila, bagong Salta. Eh, natulog ako sa labas ng bangko sa Baclaran. Mayroon akong sling bag na maliit na nandun yung aking mga IDs, identification card. Nandun pa nga yung high school ID ko. Lab na lab ko nga yun. Souvenir yun eh. Pagising ko, wala na yung sling bag ko. Kinuha ng magnanakaw. Eh dahil yung pera ko nandun sa sling bag, kaunting pera lang naman. Alam mo naman, galing probinsya. So, paano kayo nang makakain? So, ang ginawa ko, kinapalan ko yung mukha ko. Tapos nagpunta ako sa isang kainan doon sa may Baclaran. Nagpunta ako. Tapos, pumasok ako sa loob. Kasi yung itsura ko naman, hindi mukhang namamalimos. Dahil malinis pa naman ang itsura ko. Okay-okay naman yung aking mga damit. Ginawa ko, nanghingi ako ng tutong. Sabi ko, ate, pwede po bang makahingi ng tutong at saka ng sabaw? Kasi po, natukutan po ako. Sabi ko, alam mo, ang bait-bait ni ate. Binigyan niya ako ng, tutong. Kasi yung tutong sa restaurant makakapal. Tapos hindi siya itim. Kulay brown siya. Which is hindi na siya nateserve. Binigyan ako ni ate ng tutong, sabaw, at saka pritong galunggong. 2 piraso yata yun. Binigyan ako ni ate na, which is from the Visayas region. Kaya hindi ko makakalimutan sa buhay ko yun na minsan naranasan ko matulog sa kali at naranasan ko manlimos ng pagkain. Hindi naman pera hiningi ko pagkain. Just to survive lang ba? Nung umuwi ako, nung minsang nadaan ako ng Baclaran, hinanap ko yung ano na yun. Dahil sa dami kasi ng kainan, at saka hindi ko na rin naman namukhan si ate. Wala na, hindi ko na rin siya nakita. Gusto ko sana mag-thank you kasi thankful ako sa mga tao na naging parte ng buhay ko, yung mga tumulong sa akin,
nagpaabot ng mga maliliit na tulong. Thankful ako doon. I'm grateful. Kaya naman ako, as much as I can, kahit sa maliit na paraan, ibinabalik ko yun sa ibang nangangailangan. So, lumayo na tayo sa topic yung kanina na naawa ako dun sa nangihingi ng limos. Alam mo naman tayo kasing tao, likas na maawain. Lalo na tayo mga Pilipino, di ba? Kasi hindi natin alam. Baka sa nagdaang buhay natin or sa someday, maranasan din natin yung ganong bagay. Na wag naman sana, di ba? Kaya nga ako ngayon, ginagawa kong iayos ang buhay ko para pagdating ng panahon. Tulad ngayon, ang ginagawa ko, nagpapagawa na ako ng bahay ko para pagdating ng panahon, di na ako mangungupahan. Problemahin ko na lang ngayon yung pambayad ng tax yearly. Pag pala meron ka ng property, may tax ka nang babayaran yearly. Kaya, ganun pala yon. Kasi syempre, lumaki ako sa squatter, wala namang ganun-ganun binabayaran. Pag pala meron ka ng mga property, may babayaran ka na yearly sa gobyerno. Kaya pag nakakita tayo ng mga namamalimos, huwag naman tayo maging harsh sa kanila. Isipin din natin muna yung kanilang dahilan. Lalo na dito sa Abu Dhabi, sino naman ang gugustuhing mamalimos, di ba? E napakaraming oportunidad dito. Kaya lang, masyado lang talagang maraming nanghahanap ng trabaho dito. At hindi na sila na-accommodate. Moral lesson, siguro, huwag tayong judgmental sa mga taong namamalimos. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Hindi natin alam kung bakit nila ginagawa yon. Nasa sa'yo naman yung kung magbibigay ka or hindi, di ba? Huwag na lang natin silang i-judge kung sasabihin natin. Ang laki-laki ng katawan kasi yung nakita ko, bata pa. Hindi naman bata, kumbaga well-built. Okay ang pangangatawan, okay ang edad. Nasa 20s pa lang yun. Early 20s siguro or early to mid 20s, ganun siya. Kasi mukha lang silang matanda pero mga bata pa yung mga yun eh. So yun ang computation ko, early 20s. Ay namamalimos. So hindi ko siya gina-judge. Beside, ina-apply ko yung sarili ko sa ginagawa niya ngayon. Inisip ko na minsan sa buhay ko dumating din ako sa puntong ganoon. Kaya naintindihan ko siya. Hindi ko siya dinidiscriminate. Hindi ko rin siya inuhusgahan. So, sana lang makasurvive siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Naawa talaga ako sa kanya. When you turn on the radio, you hear the cheerful sound of Christmas carols in the air, sang out loud. Regine Velasquez. I'm back home. Clinorox na yung... Bala ko talagang linisin yun. So, ayun. Sipag naman niya, nilinis niya yung garage. So, ayan, nandito na ako sa bahay. Maraming salamat sa mga nanood ng video nito. So, ito lang naman yung isa ko na namang adventure dito sa Abu Dhabi bilang isang lalaking kasambahay. So, paano guys? Hanggang sa muli. Have a nice day. Love ya.